Sonia Holt, and today I'm gonna make my homemade pizza. It's from the start. I made my own dough, pizza dough. I made everything by myself. So, it's no yuxing, wala pong shortcut. Lahat po ay homemade po ito. Pasensya na ho, hindi ko na nailagay kung paano gamitin ang gawin ang pizza dye. Pero pwede ko pong ituturo mamaya kung paano ko ginawa yung dye ko po. I'm using a baking powder. I didn't use ear ka po North po Angles ear anak ka po Angles nakalimutan ko na po paano sa English yung gear. It's a yeast, yeah, it's a yeast po. Hindi ko na po alam kung paano sasabihin sa English ang yeast. Ang ginamit ko po is baking powder. Yun po ang nakita kong recipe ng asawa ko. Kaya yun po ang ginamit ko. Usually, kapag busy time, hindi po kami gumagawa ng sarili naming dough. Bumibili lang kami. Pero this time, dahil free naman si mama, natapos ko naman ang unang trabaho ko kay sa grupo namin is now I'm preparing our food. Ito po ang dough ko. It's ready na. Paano nyo ba makikita? Bayan. Ready na po ang dough. Ngayon, eto po siya. Yan po ang dough ko. Nakagawa na rin ako ng panglagay ko dyan. Itingnan nyo po kung paano ko ipipilop ng ganyan. Ang gamit ko po ay giniling na baboy, karne ng baboy sa pigli. Hindi po karne. Ay, hindi. Karne ito ng baka pala, hindi po ito karne ng baboy. Kaya, giniling na karne ng baboy. Niluto ko na po, nilagyan ko na po siya ng mga ingredients. Bago ko ilalagay dito. Kasi mas gusto ng mga anak ko yung ganito. Sabi nga nila, you must cook what your family loves to eat. Kasi ho, useless lang din naman kapag magluluto ka na wala namang kakain, di ba? Kaya, alam ko po at alam namin mag-asawa na ang pizza ay gustong-gusto ng mga anak namin. Kaya po eto. Eto po siya ngayon. And then, lalagyan ko po siya ng chorizo. Yung isa po, hindi siya kumakain ng chorizo. Kaya sa kabila lang, may chorizo. Sa kabila is pure lang siya na shot dye. Yung bunso po, hindi kumakain ng chorizo yan. Yung panganay lang ho ang kumakain ng chorizo. Favorite niya yun eh. Pero yung bunso, nay, hindi niya po talaga gusto. Sabi niya, ma, matapang daw ang chorizo. Kaya ayaw niya po ang chorizo. And then, meron po akong bacon! Tara! Lalagyan ko po siya ng bacon. Pizza with bacon. Ano kaya lasa? Katrude the Martin? Kaya smack sa dan? No. Pizza with bacon. Kamli ka pizza may bacon da? Yay! Hardo? Lika da? Bacon po! Kailangan namin lagyan siya ng bacon para mas masarap konti.
hindi ko na po hinihiwa-hiwa kasi nga hokis. Para dito naman sa bahay. Kaya, yan. Ang bacon bao. And then, the last but not the least, I gonna sprinkle with the cheese. Alam niyo po ba na mas masarap ang pizza kapag maraming cheese? Ito po. Dahil dito, hindi rin ako bumibili ng for yung tapos nang nagadgad na cheese. Ako po ay sariling nagadgad. Dito po kasi ay maraming mga cheese. Usually, Norway loves cheese. Kaya marami pong klase ng cheese dito po sa Norway. Yan po, it's ready na. Ready na rin ang oven ko. I think I put 225. Oh, hindi pa siya ready kasi naka 200 pa lang siya. My oven is ready. It's 225. So, I gonna put this one in the oven around 15 minutes to 20 minutes. Titignan ko po kung gaano. Kasi, bawat oven ay iba-iba naman. Hindi naman pare-parehas. So, guys, this is it. Pansit, sabi nga nila. So, I gonna put in my oven now. My oven is around 215. It's 10% more. And this is my pizza. Pizza for tonight. A la Sonia. Ang dough ko po ay madali lang gamitin. Kung meron po kayong papel at saka ballpen dyan, pwede nyo po siyang ililista. Is 7.5 deciliter flour, 1 teaspoon salt, 2 teaspoon baking powder, 8 spoonful olive oil, and 3 deciliter water. Ulitin nyo lang po kapag hindi nyo naintindihan. Ulit-ulitin nyo lang ang video. Is the best dough that we had at home. It's a homemade pizza, a la Sonia, and then my chot dai, my giniling, I crudit, I put salt, pepper, because I didn't use a tomato sauce, I put it together with the giniling when I fry it. I fry it first before I put all the ingredients. And then just put on top of your dough. Put